Guy Tamayo and welcome back to our channel. Isa sa pinaka-importanting factor na dapat natin i-consider sa layer poultry business ay ang culling at selection ng ating mga alagang manok. Ano ba ang tinatawag nating culling? Sa layer poultry business, ito ay ang proseso ng pagpili at pagtanggal ng mga manok na hindi na umaabot sa kanilang desired production rate. Yung mga na-pull out nating mga manok ay tinatawag nating cull. Ano ba ang kahalagahan ng culling process? Dahil sa culling process ay makakatipid tayo sa feeds, sa electricity, sa tubig, sa labor na ini-spend natin sa mga manok na hindi na nangingitlog. Ipapakita ko sa inyo ang mga katangian ng isang manok na candidate na for culling. Kasama ko ngayon si Yumar, siya yung in charge muna dito sa isang building kasi absent yung poultry boy na naka-assign dito. So number one ay alamin muna natin kung ilang taon na talaga ang ating alagang manok. So guys, yung mga above 2 years na nangingitlog na mga manok ay candidate na talaga sila sa culling. So itong manok na ito ay nasa 32 months old na from the point na nangitlog siya. Kapag ang palong ng manok ay hindi na masyado malapad, hindi na prominente, ay isa yan sa mga sinyalis na ang manok na ito ay hindi na masyado nangitlog. Sunod ay kapag ang puwitan na bahagi ng ating mga alagang manok ay malinis, at medyo makapal na ang balahibo. So ang ibig sabihin niyan ay hindi na nilalabasan ng itlog ang ating mga alagang manok, kaya hindi na nadudumihan ang puwitang bahagi ng kanilang katawan. At kapag ang puwet ng ating mga manok ay hindi na masyado nakabuka or medyo makipot na siya, ay ibig sabihin niyan hindi na nilalabasan ng itlog ang ating mga alagang manok. So candidate na talaga to siya for culling. Tapos yung tuka ng ating mga alagang manok ay medyo naninilaw na. At saka ang kanilang paa ay medyo dilaw na rin. So ibig sabihin niyan ay marami na yung deposit nila na albumin or yung kulay ng egg yolk. So hindi na talaga sila nangingitlog. So kung mapapansin nyo, ang katawan ng ating mga manok na candidate for culling ay medyo maliit na kumpara sa manok na mahusay pang mangitlog. So ang reason nito is, syempre kapag yung manok na mahusay mangitlog ay prepared talaga yung body niya na mag-produce ng itlog, kaya malalaki sila. So unlike nito na maliit na siya, so meaning hindi na talaga siya nangingitlog. Maraming salamat kay Yumar sa pag-assist nila sa atin dito sa farm. Yun ang mga katangian ng isang manok na tinitingnan namin kapag kami ay nagka-culling or nagka-call out. Pag meron din kayong mga ideas about culling process at selection ng ating layer, ay pwede nyong i-comment sa comment section down below. We do not advise a massive culling or yung malakihang call out ng ating mga manok kasi makaka-apekto ito sa overall production ng ating poultry. Dapat meron kayong separate na bahay or layer cage na every week or every day kapag may napansin kayong hindi na nangingitlog na manok, ay pwede nyong ilagay sa cage na yon at obserbahan for 1 week. Hindi ibig sabihin na age lang talaga ang ating basihan ng ating pagka-call out. Minsan kasi ay may mga batang manok na reject or hindi sila nakakapag-produce ng itlog. So, pwede natin silang pick upin at i-call out. Kasi lugi na tayo sa kanilang production kasi hindi na nga sila nangingitlog at pinapakain pa natin sila. I-discuss ko sa next video ko
kung ano yung timing or tamang panahon para mag-check-in or magpasok ng manok o ng isang batch ng manok sa ating poultry para sila naman yung mag-substitute ng mga na-call out nating mga manok. Katapos nating pick upin ang ating mga manok dito sa poultry ay nilalagay natin ito sa tindahan at binibenta natin ito ng 120 pesos per head. Nung una wala masyadong namimili kasi syempre hindi sila familiar about pakal, kung safe ba ito or nutritious ba ito o baka masyado na itong matanda. Pero nung na-introduce na namin ito sa aming place ay mabilis na itong nabibenta or nabibili kasi nga mura at saka marami na ang makakakain ng isang head ng ating mga manok. Sa ngayon ay marami na tayong suki ng ating kal kaya mabilis na itong nabibenta at halos palagi itong sold out sa aming tindahan. Guys, sana ay may natutunan naman kayo ngayon. If you have any question, comment or suggestion, just leave it in the comment section down below. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel na to, sa mga first time makita at ma-discover ang mga videos ko, paki-subscribe na po para sa maraming information about layer poultry farming. Happy poultry farming! Bye!